Okay. Pag-aralan po natin ngayon ay yung ating tinatawag na counter. O, ibig sabihin, magbibilang tayo ngayon. Okay? So, isa po siyang sequential circuit. So, pag-aralan natin ng mga nakaraan, yung ating combinational circuit, sequential circuit din po ito. Combination din po siya ng mga flip-flops. Unlike lamang ng ating register, yung register nag-store ng data, ito naman, nagka-count siya, no, counter. Okay, paano ba gumagana itong ating ibinigay na circuit? Well, gumamit naman tayo dito ng JK flip-flop. Mapapansin nyo po, yung ating JK flip-flop, yung kanyang K, magkakasama lahat siya, and then inilagay natin ang 1. Okay? And then yung J, ayan, magkakasama din yung lahat ng J, and then inilagay din natin siya as 1. Ibig sabihin, kapag parehas na 1 sa ating JK flip-flop, anong ibig sabihin po noon? Yun po ay complement. Nagtatagal po siya. Ano po? Nagtatagal. And then kung mapapansin nyo po, yung clock natin, yun, clock. Meron siyang mga bubble, ibig sabihin, falling edge siya, o ibig sabihin, negative edge triggered siya, no? Okay? So, pag bababa na yung ating pulse, saka lang siya matitrigger. Okay? Saka lang siya magbabago ng signal. Okay. Try natin si QA. QA. Ito yung ating output. QA, syempre, 0 muna sa simula. Ayan. Pagkatapos nung kasunod na nung clock pulse natin, magbabago siya ng magtatagal siya. Okay? Next clock pulse, magtatagal uli. Next clock pulse, magtatagal uli. Ayan. Ganyan lang po yan. Kada clock pulse, magtatagal. And then, kung mapapansin nyo, yung ating output na Q do sa ating first flip-flop, flip-flop A, flip-flop B, flip-flop C. Kung mapapansin nyo, yun po yung nakakonekta dun sa kasunod na clock. So, ibig sabihin, dun siya magbabase ng kanyang clock pulse. Okay? So, dun tayo magbabase ngayon. So, ito, 0. Falling edge siya, magbabago. Falling edge ulit, magbabago. Falling edge ulit, magbabago. Falling edge ulit, magbabago. Okay? And then, pagdating dun sa C natin, magbabase naman siya dun sa ating clock pulse na nanggaling kay flip-flop B. Okay, 0 lang siya. Falling edge, bago. Falling edge ulit, bago. So, yun. Ganun po. Ano po? Ngayon, try natin, tignan natin yung kanyang truth table clock. Yung magiging output ni QA. Paano ba to? Ito ay 0. QA, QB, Q, C. Tama ba yung pagkakalagay ko? Yung ating QC, kada clock pulse natin yan eh, di ba? Ilang clock pulse yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itong QA natin, first clock pulse, syempre 0-0 muna yan. 0 muna yung tatlo. Then, first clock pulse, nag 1. Then, 0 uli. Then, 1. Then, 0 uli. Then, 1. Then, 0 uli. Then, 1. Ayan. Ganun po. Ano? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So, hanggang dun lang pala. Kasunod, yung B natin,
dalawang 0 siya. 0-0. Then, dalawang 1. Then, dalawa uling 0. Then, dalawang 1 uli. Ayan. Ngayon, yung QC natin, 4 siya. 4. 1, 2, 3, 4. 4 na falling edge. Bago siya na bago. So, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, 4 uli. 1, 2, 3, 4. Ayan, mapapansin nyo, yan na po yung ating magiging data, QC, QB, QA. Medyo nabaliktad lang yung aking pagkakalagay, kasi kung ito ay ilalagay natin dito yung QB, QA, at binilang natin yan, okay, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, this is 0, 1, 0, 1, 0101. Lagyan natin dito. So, inilipat ko lang si QB doon, si QA doon, kasi medyo nabaliktad yung aking pagsusulat. Kung bibilangin natin yan, first count, second, third, ililipat natin sa decimal, 5, 6, 7. So, naging counter na siya. So, yan po yung ating design ng ating counter. Pwede po tayo mag-design kung gusto natin magsimula ng 2, hanggang 7, pwede rin. Pwede nating magbilang tayo ng from 0 to 3 lang. Or 0 to 16, 0 to 15, pwede rin. Depende sa pagka-design ng ating clock. Sa mga kasunod pa nating mga topic, mas mailalaborate pa natin yung ating mga counter. Mas marami pa tayong mga topics sa ating mga counter. Okay, sa mga susunod na video, sana po ay antabayanan nyo pa po. Salamat!